Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Makinig kay lagi 7:30 to 8 na umaga, Monday up to Friday. DWBL 1240 to kHz sa akin pong Facebook account. Pwede niyo akong hanapin sa Patnubay sa Kalusugan. Meron din po akong YouTube channel kung nais nyo pong balik-aralan yung lahat ng aking mga lectures na mga nakaraan. Pwede nyo po akong hanapin yung pangalang Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Ako si Ma'am Rose, isa po akong health educator, member ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Hindi po ako medical doctor, nagtapos ng bachelor's degree in education, nagpatuloy mag-aral ng public health at nagtapos ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health, Escondido, San Diego, California. At nag-attend ng seminar about natural medicine sa Waymar Institute sa Sacramento at School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Ang aking pong advice, anuman sakit meron kayo, magpa-check up kayo sa mga doktor, iwasan natin ang self-medication. Ang sa akin po ay prevention is better than cure. We need education more than medication. Ang pinaka matalinong pwede nating gawin upang protektahan ng ating kalusugan, unawain mo ang katawan mo. Ingatan mo siya sa pamamagitan ng early recognition at immediate action sa panahon ng emergency tulad sa sakit sa puso. Kaya ngayon, ito pong medical knowledge ay makukuha nyo sa ating libro Natural Remedies Encyclopedia, Healing Wonders of Water at Health and Home Magazine. Sila po ay nagtuturo kung paano yung makilala mo kung anong sakit, anong natural remedies na nababagay doon. Ang mga books na ito ay mga reference na gawa ito ng mga research ng mga author para sa malahat ng health problems. Ma-prevent mo ang maagang kamatayan. Kailangan magkaroon tayo ng active participation sa maintenance ng ating kalusugan. Kaya ito pong ating libro na to, yung ating Health and Home Magazine 1,275, Healing Wonders of Water 775, at ang ating Home Remedies, ito pong Natural Remedies Encyclopedia, ang halaga po nito ay 4,800 pesos. Hardbook po ang mga libro na to. Matitibay, kaya maganda magkaroon kayo ng guide sa inyong tahanan, magkaroon po kayo ng aklat na aking sinasabing ito, no? Tulad po ngayon, ang ating pong topic, yung myocardial infarction, MI, o kaya ito'y kilala sa pangalang heart attack. Alam mo, bakit po nagkakaroon ng heart attack ang isang tao? Kapag ka po ang daloy ng dugo ay nabawasan or tumigil sa isang bahagi ng puso, at pwedeng ma-damage yung heart muscle mo. Ang common po nito ay chest pain at masakit na nakakaramdam ka ng discomfort sa iyong balikat, sa iyong mga braso, sa iyong likod, at sa iyong leeg, at sa iyong panga. Nararamdaman mo rin yung sakit na to dito sa left side ng iyong dibdib at tumatagal ito ng ilang minuto. Itong discomfort na to, pag ilang minuto, akala mo heartburn lang. Pero minsan, mayroong mga simptome, may kasama ang pangapos ng hininga, na nagsuka ka at feeling na hihimatayin ka, malamig ang pawis mo, at hapong-hapo ka. Alam mo, ito pong mga babae nakakaramdam ng chest pain instead ng neck pain, arm pain, or nakakaramdam pa ng patig, no? Ito is karamihan nararamdaman natin mga babae. Alam mo, ito pong MI o myocardial infarction, pwede mag-cause ito ng heart failure, irregular heartbeat, cardiogenic shock, or cardiac arrest. Pwede ikamatay ito. Kaya alam nyo, dapat yung unawain, ano pa ho ba itong heart attack na to? Alam mo, yung puso natin, nagre-require siya ng constant supply ng oxygen at nutrients tulad ng ibang muscle ng ating katawan. Kaya para po magkaroon ng enough oxygen ang ating muscle ng ating puso, yung pong simpleng gawin mo yung pag-inhale, exhale, yung breathing exercise. Alam mo yung good morning exercise, ito'y maganda sa katawan mo, sa kalusugan mo. Itong benefit ng tinatawag nating respiratory gymnastic, yung breathing exercise. Merong positive effect yung positive exercise, sabi ng mga scientists. Ito nire-recommenda sa mga nanghihinang mga tao at sa mga rehabilitation program,
kailangan nyo itong tinatawag nating respiratory gymnastic. Paano po ito? Ito po ay para sa ating puso at mga ugat na be-benefit ito. Ito po yung long, yung mahaba, bahinga ka ng malalim, matagal mong ihinga ka, yung long breathing, no? Hinga ka ng malalim, long, tapos i-hold mo after na pagkatapos mong nakuha yung hangin sa ilong mo, i-hold mo yung breathing mo, and then, unti-unti mong i-release sa pagitan ng ipin mo, gano'n, no? Tapos, magpahinga ka saglit, magbilang ka ng, sa isip mo lang, 1, 2, 3, tapos hinga ka ulit ng malalim sa ilong mo, tapos i-hold mo, tapos dahan-dahan i-release mo sa pagitan ng ipin mo. Ito po, pag ginawa mo tong gymnastic exercise na ito, no, ito yung tinatawag nating respiratory gymnastic, breathing exercise, yung technique na hinga ka ng malalim, i-hold mo yung hininga mo, then i-release mo ng dahan-dahan. Ang ating puso at ang ating ugat at muscle ng ating puso ay makakatanggap sila ng oxygen. Di ba kaya ka na heart attack, napigilan ang supply ng oxygen sa puso mo, nagkaroon ka ng hypoxia. At saka yung abdominal cavity mo, namamassage. At itong diaphragm mo, pag huminga ka ng malalim, naggumagalaw. Kaya pag pumasok ang hangin sa ilong mo, palakihin mo yung tiyan mo, yung diaphragm mo. Para bang nagpasok ka ng hangin sa lobo, umumbok na gano'n, di ba? Pasok ang hangin sa ilong, palakihin mo yung tiyan mo. Pag nirelease mo na yung hangin, pagitan ng ipin mo, unti-unti mong pinaliliit yung diaphragm mo. At saka itong sa panahon na humihinga ka ng malalim, ang puso mo ay nawawala yung pressure. Nawawala yung pressure sa lungs at saka sa diaphragm mo. Kasi yung volume ng lungs ay nag-i-increase tapos yung heart rate mo. Kasi pag humina yung lungs mo, nahihirapan po yung heart. Kaya kailangan para yung heart mo ay, yung volume ng lungs mo ay mag-increase kasi doon ang gagaling yung oxygen natin, hinga ka ng malalim. Ha? Tapos yung heart rate mo mare-regulate, ang nervous system mo makakalmante, at magkakaroon ng enough blood yung heart mo. Mag-i-improve ito. Kaya pagka nakakaroon ka ng chest pain, hapo, hingal, ang simple pwede yung gawin, hinga ka ng malalim. Paso ang hangin sa ilong, i-hold mo for a while, tapos dahan-dahan mong i-release pagitan ng inyong mga ngipin. Ito po ay sabi, ito'y work ng cardiovascular system, yung great amount ng oxygen sa dugo at saka the state of pulmonary system ay mare-regulate. At yung po kasing paghinga mo ng malalim, nag-i-increase yung amount ng blood oxygen na activate yung cardiovascular system mo at magkakaroon ng normal blood supply sa heart mo at pinaluluwag mo ang coronary vessel, tumutulong para ma-eliminate yung persistent attack ng angina or chest pain. Kaya para maiwasan mo din yung pagmamanas ng yung ng mukha mo, at kasi yung pagmamanas ng mukha, pagmamanas ng mga paa, associated ito ng heart failure. So, mag-i-improve ang heart performance mo, mag-i-increase yung cardiac output mo pag nag-breathing exercise ka. At saka yung breathing exercise, inuulit ko, simple lang po ito na pwede nyong gawin kahit saan, kahit anong oras, no? Kahit na natutulog, nakahiga ka, biglang sumakit ang dibdib mo, hinga ka ng malalim. I-relax mo, huwag kang magpanik. Pasok ang hangin sa ilong, dahan-dahan. Kailangan pag pumasok ang hangin, palakihin mo yung tiyan mo. Kasi papasok ang hangin, parang pinalobo mo yung tiyan mo kasi pumasok ang hangin. Tapos dahan-dahan mong i-release, i-hold mo muna for a while. Tapos i-release mo ng dahan-dahan, pagitan ng ngipin mo, unti-unti mong paliitin ang tiyan mo. Ito'y nakakatulong sa mga irregular rhythm ng heart mo. Kasi pagka when you're breathing properly, marirelieve mo yung chronic fatigue, nag-i-improve yung work mo. Kaya alam mo, maganda po yung sa yung evening air na tinatawag, evening air, yung hangin sa gabi, na bukas ang bintana, meron kayong mga puno. Tulad po dito sa bahay namin,
Yung terrace ay linagyan ko na pinabuksan ko mabuti, pero may bakal at saka screen. At sa tapat nitong kwarto ay merong malaking puno ng mangga. Kaya yan, pagkagabi, binubuksan. At sa harapan din namin ay merong giant tree at maraming puno nakapaikot sa bahay. So nakapaikot ng halaman yung kinatutulugan namin. Yung evening air ay napakahalaga to, is good for your heart. At saka, na, alam mo, once a week kami po ay nasa Tagaytay, Miyerkules at saka Huwebes, napakalakas ng hangin doon sa tinutuluyan namin. So, tuwing umaga, nilalanghap ko yung sariwang hangin na yan. At sa gabi, binubuksan namin yung, hindi kami nag-aircon, yung hangin na yon is good for your heart, no? Kaya, kaya nga po, para makakuha ka ng ano, yung hangin sa tabi ng dagat, langhapin mo. Sa gitna ng mga puno, nandiyan ka, humihingan, kunin mo yung hangin na yon. Kaya sa ilalim ng puno, merong mga oxygen, is good for your heart. Kaya po yung itong tinatawag nating respiratory gymnastic, no? Kaya ngayon, gawin niyo po yun. Ang puso kasi natin, meron tatlong coronary artery. Meron tatlong major na ugat yung puso natin. Ito pong meron dalawa, nagbabranch sa artery at tapos nagdi-deliver siya ng oxygenated blood sa ating heart muscle. Pag bumaray itong mga ugat na to o yung mga branches ay nagbara, yung portion ng heart mo ay maaring magkulang ng oxygen, magkaroon ka ng cardiac ischemia. Okay, paalala mo na sa ating vitamin C. Ang vitamin C po ay protection para sa pagkakasakit, pampalakas ng immune system. Alam nyo, yung vitamin C, pinoprotect ang ating cellula sa mga harmful molecule, tinatawag natin free radical, na nagkukos ng cancer. Kaya tinatawag nila yung vitamin C na anti-cancer vitamins. Pampatibay ng ugat sa heart para tumibay mga ugat natin, hindi ka magkaroon ng ischemia o mag-stop para manatili ang flexibility ng ugat, i-push ang dali ng ating dugo, mag-take ka ng vitamin C. Pag nagdadala ng tao ka para maiwasan ang prenatal health problem, mag-take ka rin ng vitamin C. Sa mga adult, para maiwasan ang katarata at glaucoma, ang mega doses ng vitamin C ay napakahalaga. 1,000-2,000 mg a day ang i-take po ninyo. Available to sa ating office sa Lagman Building. Open po ngayon ang Lagman Building. Nandun ako ngayon para mag-consult at makita nyo ako ng personal at makabili kayo ng ating mga produkto. Meron tayong lecithin, ito po yung natural source ng choline, important role sa pagpapasigla ng ating memorya. Ang lecithin, ito ay gamot sa mga memory problem tulad ng dementia and Alzheimer's disease. To activate your sluggish mind, ma-improve ang memory mo at para mag-provide ang katawan mo ng necessary ingredients para mag-produce ng neurotransmitter acetylcholine. Itong neurotransmitter na to, responsible sa memory storage and retrieval and effectiveness of nerve signals sa maraming area ng ating utak. 30% po ng composition ng ating brain ay lecithin ayon sa mananaliksik. Ang isang bote nito, 100 ng laman, basta 100 soft gel, ganon, ay 100 po ang laman nun, is ang inumin mo is sa umaga, is sa gabi, ay 550 lang. Yung ating vitamin C, 100 ang laman, 650 po ang halaga nun. Meron din tayong activated charcoal. Itong activated charcoal, kung kayo merong hepatitis B, kasi meron po akong pasyente na may hepatitis B, ang nagpagaling sa kanya ay activated charcoal. Ito pong activated charcoal, tumutulong sa kidney para ma-filter out yung undigested toxin and drugs. At nagpe-prevent ito ng hangover. At ang mga food poisoning to prevent diarrhea at kabag, mag-take ang activated charcoal, pampababa din ang cholesterol, pang-prevent ng diarrhea, pang-prevent ng bad breath. Activated charcoal, ito yung ginagamot sa mga overdose sa drugs and poisoning. Kung drug addict ka, para makakatulong ang activated charcoal para ma-filter out yung addicting substance nung ano yung tinake po ninyo na pinagbabawal na gamot. Pang-prevent din ito ng tetanus, dog bite. Pag nasugatan ka, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon. Yung pinagsugatan, lagyan mo ng charcoal powder, tas inom ka ng
3 hanggang 6 activated charcoal sa cases ng dog bite or tetano, ha? Available po yan sa Lagman Building. Pwede po kayong magpa-deliver sa inyong tahanan. Sabihin nyo lang yung address at telephone number nyo. I-deliver po ito sa inyong tahanan. Pero kayo na pong bahala sa LBC charge. Isasama po namin sa presyo nun, ano? O kaya pwede kayong pumunta anytime sa amin sa Lagman Building, Sunday up to Friday, pero araw ng Sabado. Nandun po yung security guard natin. Hanapin nyo. Pagbibilhan po kayo ng ating mga produkto na pinopromote ko sa inyo araw-araw. Okay, balik po tayo dito sa... Paano po kayo pwede pa lang? Paano kayo pumunta sa ating opisina sa Lagman Building? Sakay lang kayo na LRT. Baba kayo sa Blumentritt LRT Station. Nasa kanto yung Lagman Building. Akyat lang kayo. Nasa third floor tayo. Room 315. Akyat yun yung third floor. Turn left po kayo, no? Yung pong, ano, yung cardiac ischemia, ito po ay pag nagtagal, pwedeng mamatay yung muscle ng puso ninyo. Ito po yung heart attack na tinatawag. Itong death, yung tinatawag nating myo, cardial, myo means muscle, cardial, yung muscle ng puso, infraction, napigilan ang daloy, na-stop ang daloy ng oxygen doon, pwedeng mag-cause ng death of the heart muscle. Most ng heart attack, ito po ay tumatagal ng several hours. Kaya kailangan po, pag nagsisimula yung heart attack, pagka nakakarandam pa ng sintoma, usually chest pain ito. Agad-agad, pumunta po kayo sa malapit na hospital. Ang ibang sign po ng heart attack, kinakapos ka ng hininga, nahihilo ka, hinihimatay ka at nasusuka ka. Yung pain na to, meron kang severe attack na para ba yung puso mo ay talagang dinagana ng mabigat na mabigat. Napakasakit nitong dibdib mo. Meron kang sense of fullness sa dibdib mo, pain sa braso mo, sa balikat mo, sa leeg at batok mo, at sa panga mo. Kaya nga po itong chest pain na to ay katulad ito ng parang heart attack na ito'y napapalala ng ischemia or kakulangan ng oxygen or nagkaroon po ng cut-off ng supply ng dugo na at oxygen na dumadaloy sa iyong puso. Kailangan maibalik ang flow ng dugo at oxygen sa heart muscle mo. Kaya yung pain na yon, nagsasabi yung pain na yon, eto po yung nagkukulang ng supply ng oxygen at blood, oxygenated blood, yung heart mo. Pag ang heart attack, pag ang blood flow ay na-reduce or fully block, magtatagal po yung pain. At ang heart muscle mo ay pwedeng mamatay without kung wala kang agad binigyan ng treatment sa kanya. Kaya nga po, pagka meron kayong warning sign, meron tayong tinatawag nating silent ischemia, meron pong sporadic interruption ng blood flow sa heart mo, ito'y pain-free, ito'y mahirap, wala ka nararamdaman na pain, yung pala ay nagbabara na yung heart mo, ito'y madidetect ng ECG. Kaya yung mga tao meron diabetes, madali sila magkaroon ng silent ischemia. Kaya nga po pagka-diabetic ka, ang daming komplikasyon. So, para ma-prevent mo itong heart attack na to, yung dapat yung blood flow mo ay dapat ma-restored within a short period. Alam po natin, ang heart attack is the top killer disease worldwide. Marami po ngayon namamatay sa mga balita, RIP, anong cause of death? Heart attack, cardiac arrest. Kaya ang pwede nyo pong gawin, para yung healthy lifestyle, no? Yung peaceful mind, karamihan po ng heart attack, stress-related, di ba? Stress-related yan. Okay, paalala mo na sa ating fish oil. Ang fish oil, omega-3 fatty acid, is good for your heart. Sabi nga, isang ebidensya na omega-3 fatty acid, nare-reduce ang panganib sa heart attack, stroke, and death from heart disease. Ayon sa kanilang pag-aaral, ang omega-3 fatty acid from fish oil, nakakabawas na ito ng blood pressure, baba ang cholesterol mo, isang evidence na ito'y nakakalis ng hapuhingal, bara sa puso. Available po ito sa Lagman Building. Pwede kayong bumili. Isang bote po niyan, 100 din ang laman, 550 pesos din po yan. At saka kung meron kayong nararamdaman ng sakit sa dibdib, itry nyo po yung ating Shanshera Oil. Ihaplos mo to sa dibdib mo, malaking sa batok mo kung saan namibigat, tas langhapin mo para gumanda ang sirkulasyon ng dugo sa brain at saka sa heart mo. Ito'y magandang pang-massage sa sakit sa likod, back pain, knee pain, sakit sa chan, dysmenorrhea, pulikat, varicose vein,
malaking tulong para mawala yung pain sa buong katawan. Ihaplos mo sa nilalagnat at inuubo at ipatak mo sa kamay, langhapin mo, nakakalis din ang bara ng ilong at sakit ng ulo. Ang ingredients po kasi ng Shanshera oil ay Acapulco, pansit-pansitan, bayabas, oregano, malunggay, luya, gota cola, and turmeric. Kaya panlunas ito sa fungal infection tulad ng buni, alipunga, mabahong paa, at mga sobrang kate galing sa yung kagat ng lamok or kagat ng insekto na ngatika, panghalis po ng kate pag hinaplos mo itong Shanshera oil na to. Pampabuhay ng patay na kuko, pampatay naman ng kuto at lisa. Ito'y nakakabawas ng pamamaga sa nabukulan or black eye. At saka ito'y mosquito repellent. Ito'y iwas kagat lamok. Pag hinaplos mo to sa balat mo, hindi ka kakagatin ng lamok. Kaya ang Shanshera oil po'y mabibili ito sa Lagman Building. Pwede rin yung bilhin ito sa ating Lagman Building every day, Sunday up to Friday, pero lang araw ng Sabado, sarado tayo. Ako po sa Lagman Building, every Friday lang ako nandyan, 10 to 12, para kayo ay aking pagsilbihan, makita nyo ako ng personal, at kayo po ay mabigyan ko ng lunas sa inyong mga karamdaman, at mabigyan ko kayo ng kung anong natural remedy na kailangan po ninyo. Okay? So, inuulit ko po itong heart attack na ito, iwasan natin. Punta po kayo mamaya 10 to 12 sa Lagman Building para alamin nyo ang mga simptoma, causes, and treatment ng heart disease at bakit po kayo nagka-cardiac arrest, bakit na heart attack, bakit lumalaki ang puso at namamatay, paano maiwasan ito. Meron mga factors and prevention, dapat well-informed kayo tungkol sa kalusugan ng iyong puso. Number one is paninigarilyo, how to stop smoking. And stress is the number one factor, kaya maraming heart attack, stroke. So, pag-usapan natin ang stress management at massage at ano pang alternative medicine ang dapat yung malaman. Attend po kayo sa seminar mamaya 10 to 12 at ma-check up ko na rin kayo. Titingnan ko lang kulay shape ng mata nyo, malalaman natin saan nagmumula ang paglala ng yung karamdaman. Libre naman po ang ating seminar at saka consultation. Puntahan nyo lang po ako. Inuulit ko po ang causes ng mga heart disease. Merong pressure sa mga ugat, nagiging matigas or kumakapal, bumabara. Yung paninigas ng mga ugat ay tinatawag nating atherosclerosis, restrict and nahaharangan yung malayang daloy ng ating dugo na nagdadala ng oxygen dahil sa pagkain hindi tama. Tsaka tumabakat, naninigarilyo ka, mga pangalib sa sakit sa puso yan. Yung heart arrhythmia mo, ito yung abnormal heart rhythm, ito yung resulta ng mga abnormality sa drug abuse. Tsaka yung mga gusto mong magpapayat, iinom ka ng gamot na nagpapapayat, ano mang gamot na ininom at nagpost ng palpitation sa heart mo, iwasan mo yan, ha? Kaya po ngayon, ito, marami pong mga cause ng sakit sa puso dahil sa bakterya. Pagka meron po nga pumasok na bakterya, sa daloy na, yan kaya nga po yung bulok ng ngipin, yung mga bulok ng ngipin, pwede itong mga bakterya sa ngipin mong bulok, pwedeng sumama to sa bloodstream mo, pwede itong pumasok sa mga ugat ng puso mo o sa muscle ng puso mo. Merong mga medication, mga illegal drugs, ito po'y pwedeng, itong mga antibiotic na to, penicillin, pwedeng maapekto yung puso mo dito. Yung pamamaga ng mga blood vessel mo, inflammatory condition tulad ng lupus, mga pwedeng mag-cause ng problem sa heart po ninyo. Kaya ngayon, ang isa pang pwede nyong gawin para maiwasan po nito, abang baby yung anak nyo, huwag yung patabain. Kat-kat ng baby, ang taba-taba. Yung obesity is common in children. Kaya pagka, huwag nyong pong patabain. Pag ang anak nyo ipinataba nyo, candidate yan sa heart disease. Kailangan po i-maintain nyo yung kanyang weight, no? Kaya tayo, para maiwasan ng heart attack, exercise regularly 30 minutes. Ang pinakasimple po, maglakad lang kayo. Huwag yung palakihin ng tiyan. Pagka pinalaki natin ng tiyan, yung dinatawag nating visceral fat, ito po yung nagkakaroon ito ng burden sa heart po natin. Ang paninigarilyo, pag inom ng alak, iwasan mo. Dahil itong paninigarilyo, ito yung risk factor sa heart disease. Kasi yung mga chemical na nakikita nyo sa sigarilyo, pwedeng madamage yung heart, magbara yung ugat ng nicotine, pwedeng mag-cause ito ng
ng stroke kasi yung nicotine sa sigarilyo nakakapagpakipot ng ugat, napakahirap sa puso mo na mag-function. Healthy diet, fruits and vegetable, iwasan mo lang kumain ng hipon, alimango, alimasag, tahong, talabo, pisita. Sa saturated fat nila, ito po ay nakakasama sa puso natin. Ano ho? Ang ginger, ito yung source ng prevention ng heart. Kaya nga po yung at saka yung magdag ka ng ginger sa yung daily diet, rariridus ang panganib sa heart disease. Pati daw po yung ano, yung sili, is also good for your heart. Sabi, yung mga grapefruit, no? Ito po yung makakatulong sa inyo, itong mga grapefruit, malaking tulong ito sa inyo. Pati po yung tinatawag nating ano, yung mga aloe vera, yung pulp ng aloe vera, ito yung vera gel na tinatawag, merong medicinal value yan. It's good for diabetic, asthma, arthritis, epilepsy. Ito yung maganda, yung isang kutsara ng yung gel, yung malapot, yung buksan mo yung aloe vera, isang kutsara nun, inumin mo every day, nagpe-prevent ito ng heart attack and stroke. Okay, wala na po tayong oras. Ugaliin nyo po na laging makinig palagi sa akin, 7:30 to 8, Monday up to Friday, DWBL 1242, Kilohertz, Patnubay sa Kalusugan. Hanapin nyo po ako sa aking Patnubay, sa aking pong Facebook page, yung pangalang Patnubay sa Kalusugan, para mapanood nyo ako ng live sa inyong ano, sa inyong Facebook. Hanapin nyo rin po ako sa aking YouTube channel. Hanapin yung pangalang Rose Alfonso, i-click yung subscribe para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Meron po akong school sa Noveleta, Cavite, San Juan, Noveleta, Cavite. Pwede po kayong mag-enroll, yung anak ninyo, enroll nyo yung kinder hanggang grade 10 para matuto sila ng mabuting kalusugan. At kaya kayo pong mga magulang, mag-perform tayo ng health clubs para sa mga magulang na nag-enroll sa inyong mga anak sa Patnubay Academy. Kayo po mga taga Kawit, taga Cavite City, Noveleta, Rosario, pwede po kayo mag-enroll dyan sa school natin sa Patnubay Academy sa San Juan, Noveleta, Cavite. Okay, yung gusto pong makita ako ng personal mamaya, 10 to 12, patignan ko yung mga mata, magpa-check up kayo sa akin, makausap nyo. Kung magkaroon din tayo ng seminar to prevent heart attack and cardiac arrest, puntahan nyo po ako mamaya 10 to 12 sa Lagman Building. Tandaan nyo po paano pagpunta doon. Sakay lang kayo ng LRT, baba kayo ng Blumentritt LRT Station. And then, pagbaba nyo doon sa Blumentritt, nasa katulang yung Lagman Building. Punta lang po kayo doon at nasa third floor tayo, room 315. Pagyak nyo sa third floor, turn left. Nandun po yung ating Patnubay sa Kalusugan. Okay? Ngayon po ay dadako tayo sa ating Food for Thoughts bilang pagwawakas sa ating program, ating kalusugan, dito sa ating programang Patnubay sa Kalusugan, no? Ito po ay nais kong i-share sa inyo yung awit Psalms. Ito pong Psalms, itong sulat po ni Haring David. Alam mo, paboritong-paborito kong yung binabasa, yung the Book of Psalms. Marami kang inspirational message na makukuha dito sa aklat ni Haring David sa kanya sa awit. Ito po sa Psalms 107. Ano po sabi sa Psalms 107? Chapter 1, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman. Nagsisidaing tayo sa Panginoon dahil sa kanyang kahabagan, inililigtas tayo ng Diyos sa ating kahirapan. Verse 7, pinapatnubayan niya yung matuwid sa daan upang sila yung magsiyaon sa bayang tahanan. Verse 8, purihin natin ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilagilas na mga gawa sa mga anak ng tao. Kaya po, yung ating buhay na taglay, pagising natin sa umaga, ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pag-asa na ating hinihintay. Kaya nga po sa ating pong buhay Kristiyano, hindi ka pwedeng mabuhay na malayo sa Panginoon. Kaya pagising mo sa umaga, palagi kang magpasalamat na buhay ka, malusog ka, ligtas ka sa anumang uri ng kapahamakan. Yun po ang kagandahang loob ng Diyos magpakailanman. Tayo po'y kumakain, tayo natutulog sa loob ng ating tahanan,
walang gumugulo sa atin, meron tayong peace of mind. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman. Magandang umaga po, ako'y nagpapaalam na nawa po ang pagpapala ng Panginoon siya sumatin sa buong maghapon. Good morning po sa inyong lahat.